Clear mo na, check. Good afternoon guys. Ngayon po ang gagawa po ako ng do-it-yourself na jig. Fly lures na snowfall na flatfall. So ito ay around 250 grams. So ito po ay clay. Yan. So ito po yung kahoy na minoldi ko. So ito po ay plywood na 1/4. Tapos nilagyan ko po ng guma. Ah, hindi po magano. Tapos dito po yung dito yung buhusan ng tingga. So dito binariyan ako po ito. Tapos yung pinakamalit na barina, tapos na nagmuha ko ng stainless na yan. Tapos pinasok ko dyan. Kabilaan po yan at saka dito rin. So dyan ko po gagawin. So nag-mix po ako ng simento puro. Ito po ay ilalagay ko dito. Tapos pagdamag ko po itong papatuyuin. Bukas ko na po ito. Uulitin. Kabilang side po yan. So ngayon po, ito yung na-mix ko. So inalay ko na dyan. Tapos sigurado yun kung ito ay may takip, baka maya umulan po. So siyempre mahal po yung mga jig ngayon. So kahit paano, lagyan po natin ng paraan para makagawa din po tayo. So ilagay po na natin itong simento na to. Yan. Ganyan na po. Yan. Yan. Dapat po punong-puno siya. Para po matibay. Yan. So, ang maganda po niyan, lagyan ng mamaya po, lalagyan ko po yan ng bakal. O yung alambre lang ng maliliit. Para po hindi siya mapiyak. Para po matibay yung panggawa ng jig. So gagawin po dyan, ito ay kailangan na paganyanin para maging pantay po, para ma-absorb yung mga may mga ano sa ilalim na, para maging pantay sila. Ganyan. Lagdaan po natin. So bukas po ang episode nito, ang continuation nito ay yung kabila naman. Mula dito ng kabila. Kabila muna. Ayan siya. So ang kilo lang ng simento is 20 pesos. So, magkano lang yun? Kung para sa mga jig na original na bibili natin. So, ganyan lang po. Tapos mamaya, ihahabol ko po yung alambre dyan para tumibay. Ano guys, baklasin na natin. Tingnan natin yung ginawa ko. Yan siya. Clay. So, bakat pa rin. Guys, idol, shoutout muna tayo kay Upline, Richard Molina, kay JC and Jill Vlogs, Abu Dhabi, kay J.R. Ibanez Fishing Adventure, so, kay Mr. Anglers, natin. Lagyan natin ng kay Lodi Eugene Madiha,
para yung kay Brother Jun Procopio, second mold. Mantap na ilalagay kay Sec Fede Flores, ay hindi magdikit kay John B. Quinanola sa sponsor, walang molde. Thank you very much. Siya one layer lang ilalagay para pag tanggal ng natuyo na hindi siya mahirap tanggalin. Ayan. So, lagyan lang. Ito ay grasa. Kailangan lahat malagyan para pag once na pinaghiwalay na yan ay madaling ihiwalay. So mamaya po maggagawa ko ng semento ang box dito. Yan, basa na sila lahat. Nalagyan na. Yan. Okay, yung kanina nalagyan ko na bakal na ganito yung piraso dito sa loob nyan. So guys, ginisan din to, syempre magagamit pa rin to, kailangan biini, maging malinis tayo sa mga gamit. Ayan. Shout out muna sa magina ko Mirian Minorca at kay Jeric Minorca, sa nanay ko sa Romblon, Nelly Minorca, kay ate Melissa, kay Utep, kay Edinel, at kay Mona Lisa Minorca ng Pampanga. Ingat kayo dyan. Love you all. Stay safe. Yan na po yung mga molding ginawa ko. Yan. Yan po ay jig na binili ko sa Good Catch. Nakamolding na siya. So, kayang gayahin. Yan po yung kahoy na minoldi ko rin. Sinagyan ko ng mata. Iliha ko. Ayan. Ay mga original na jig. Guys, good evening. Medyo ginabi na. Kasi galing ng jigging. Nakahulili kami ng anak ko. So, itutuloy natin yung paggawa ng jig lure na fly lure pang na jigging. So, ito na yun. So, ito po, nilagyan ko po ng yung grasa. Yan, nabrush ko po. Nilagyan ko. Ito. So, ngayon, ito po yung na-mix kong semento. So, kinuha lang yung semento ko na 1 kilo. Ito yung nagawa niya. Yan. Yan po siya, oh. Yan. Yan siya. Yan po yung lagaya ng tingga. Ito. Tapos, ganyan. Tapos, dito ibubuhos. Ito. Okay. So, ito po yung semento na na-mix ko. Hindi malambot. So, ilalagay po natin dito para maka-form ng kabilang part ng molde ng jig natin. Yan na po siya. So bukas po yan ay tuyo na siya. So pwede nang gamitin bukas. So yun yan siya. Kailangan walang part lang. Lahat dapat meron. Yan. Pantayin natin. Ayan, mainit. Shout out din kay Paterno Pamorcan sa Zambales Hookers. Yeah, siya. So, itong semento po ay puro yan, puro. Purong semento. Dagdagan pa natin para mas makapal.
Mamaya po yan. Nalagyan ka dyan ng metal sa piso taas. Yung parang pinakakabilya niya. Gagawin natin para naging siksik. Pwede natin open. Ganyan. Siksik na yan. Dahil malambot naman yung mixture natin. So, ang pampatigas nyan, lalagyan ng purong simentro. Para matuyo kagad. So ito, lagyan natin. Ay, nga pala, kalimutan yung metal na lagyan natin. Guys, lagyan po natin ang alambre. Ito po ay pampatibay para hindi basta-basta mabibiyak. Yan. Kailangan pong ibaon yan. Yan. Siya. So, pwede na rin kang ilagay ang paswerte yung tagang kalawangin. Amen. Ayun. Nakakabuti. Pantayin na natin. Yan. So, nakukopya niyo po lahat ng gusto niyo gawing jig basta pag may nabili kayong magandang jig na talaga na huli, pwede nyo pong kopyahin at pagagawa ng ganito na molde ng jig. Huwag mga logeric. Yan, okay na po. Okay na, pwede na po yan. So, ito yung, ano, medyo may konting crack. Pero hindi naman siya, no? So, pwedeng i-repair para mas tumibay siya. Ganyan lang po. So, bukas po yan, tuyo na. Makikita natin yung result ng ginawa natin. Okay. Ay! Okay. Tago talaga. I-push mo lang, push mo. Yeah guys, yung ano
finished product. So, overnight natin patuyo niya. Ito sa kinabukasan ko pa gagawin yung kabilang molde niya. Yan siya. May mga kambi, ano yan, manit na bakad. Para matibay siya. Hello guys, mga idol pet malolo, di ko dyan. Many thanks. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, leave a comment, like, and ring bell. Many thanks. Mantap, grabe. Power. Fish on.